Magandang araw. Welcome po sa episode 10 of MedChat, Your Health Questions Answered. Ako po ang inyong host today, Dr. Patrick Joseph Pardo. Ang MedChat ay ang munting public service ng De La Salle University Medical Center ukol sa mga kondisyon at katanungang medikal, aiming to provide you with expert opinion on specific conditions that could be a problem for you, your loved ones, or your friends. Ang topic natin po ngayon ay very relevant dahil tungkol ito sa dentistry during the pandemic in the Philippine setting. Ang ating expert po for today ay nagtapos po ng Doctor of Dental Medicine sa University of the Philippines, Manila at nagtapos ng Certificate in Hospital Dentistry and Oral Surgery also in the University of the Philippines, Philippine General Hospital. And meron po siyang Master's in Hospital Administration from the University of the Philippines, Manila. Currently, siya po ay member ng UP Dental Alumni Association and the Philippine Dental Association, a fellow of the Academy of Dentists International and the Philippine Association of Dental Public Health, and an active consultant in Manila Med Hospital and De La Salle University Medical Center, Department of Dentistry. Ngayon po, let's welcome our expert in today's MedChat episode, Dr. Junie Maglutac Jr. Good afternoon po, Dr. Junie. Thank you, sir. Po sa pagtanggap sa ating invitation sa maging ating guest speaker para po sa topic po ito. Dr. Junie, first question, very important during this pandemic. Ano ang mga pagbabago sa dental practice at clinical setting since meron po tayong pandemya ngayon na kinakaharap? Ang pinakamalaking change na napansin ko ay nag-move from, yung scheduling ng pasyente, number one. Ngayon, as much as possible, gusto natin na ang pagpunta ng pasyente ay nakaayos, appointment system. Kasi in between ng kanilang treatment, we have to provide safety measures, lalo na yung ensuring yung disinfection ng operatory. So that is one of the major changes. Ang isa pa, during the start kasi nitong pandemya, ang society parang nilimitahan ng practice ng dentistry sa mga emergency cases lamang. That was last year. No? Tapos gradually, nung bumaba ang mga kaso, naging maluwang, but still in place pa rin yung mga safety protocols na dapat sinusunod, like screening of patients bago mo papuntahin sa opisina. May teleconsult kami. With the purpose na ang objective niya is screen ang pasyente for COVID-19 purposes. And then, isa pang mabigat na pagbabago, yung emphasis sa aerosol management. Kasi alam nyo naman, ang dentista, kung hindi gumagamit ang barena, lalo yung pang-cleaning ng ngipin. Lumilipad lahat ang nasa bibig niyan. Yan ang concern sa dentistry. So, ngayon, may mga tinatawag nilang engineering controls. No? Yung mga vacuums, high-volume evacuators, exosystems, and filter systems. No? Para to ensure yung safety ng pasyente, ng mga doktor, mga dentista, at ng komunidad. So, yun yung mga major changes. Madali sabihin, pero actually, it was a process. No? Tagal na proseso ang ginawa yan hanggat na-establish na ng society. Dahil po lalo na nag-emerge po ngayon ang Delta variant, tas umakit po ulit yung number of cases natin, and nalaman din po natin na ang COVID virus is very much present sa laway, sa bibig and sa lalamunan. The most important question, Dr. Junie, is that safe po ba pumunta at magpapadentista po ngayon? Yes. I can say na safe dahil meron tayo mga tinatawag na safety protocols. In place na talaga yan. Una-una, ano ba yung mga ginagawang safety protocols natin sa department, sa hospital? Yung screening ng pasyente. The use of yung paggamit ng mga pangmumog na nagpapatay ng microorganisms, particularly viruses. Ginagawa yan sa clinic, SOP na siya. At kung magpo-procedure na hindi maiiwasan, may testing. Iti-test ang pasyente. May swab testing tayong ginagamit to ensure the safety not only of the patients that comes in and also the practitioner. Kasi yun yung mga kumbaga tinatawag na security blanket ng dentista. Para lang sigurado tayong tama ang ginagawa at wala nahawa. Does this include po ba yung, in terms of safety, nabanggit niyo po kasi yung safety ng evacuators, engineering changes na ginagawa. Usually, bilang po pasyente, ano po yung
maipapayin yung dapat kong hanapin or tanongin sa aking dentista bago po magpatingin para po makasigurado ako na safe po sa akin na magpa-dentista? Okay. Palagay ko lang, ha? Ito sa opinion ko, dapat ang dentista sinusunod ang guidelines ng society. Eh, ang guidelines ng society, malinaw naman. Number one, PPE. Though, ang mga dentista sanay na gumamit ng PPE, shield mask. Normal na sa amin, estudyante pa lang ako, nakagano na kami. Magkumatarap kami sa pasyente, naka-mask ako, naka-shield. Head cap, SOP yan. Kundi, ilagot kami sa teacher namin. And then, aside from that, yung engineering controls, medyo mabigat yan. Though, ang lahat ng dental chair na binibili ng mga dentista, meron yung high volume suction. Eh. Sa atin, sa day surgery o sa OR, separate machine yan, di ba? Ihigop eh. May suction machine tayo doon. It's the same thing. Pero, ito, nakadikit sa dental chair. So, incorporated na yan. Dapat ginagamit ng dentista yan. Kasi, siya ang ihigop ng aerosols. Hindi lang yung laway, but the whole thing. Yun yung pinaka simple na expected dapat ng isang pasyente meron sa isang klinika. Though there are other added na safety measures. Like sa atin, gumagamit ako ng extra oral vacuum design na nakaharap sa ulo ng pasyente. Kasi critical zone niya yung 3 feet around the patient's head. Yung palibot na to, delikado yan eh. Kasi pwede lumipad, may lalabas sa suction. Meron akong taga-higop doon na vacuum. Some dental clinics apply that, but it's not really must-have. Pero it's good to have. So, ang must-have talaga yung vacuum suction na malakas sa bibig. Para doon pa lang nakokontrol mo na yung aerosol. Nabanggit niyo rin po na in terms of safety kasi yung with the teleconsultation to ask kung meron pong symptoms yung mga pasyente prior po pumunta sa dentista. Gaano ka-importante po bilang pasyente na maging totoo regarding sa declaration ko po of my health status bago po magpatingin? Napaka-importante, Doc, kasi lahat tayo apektado eh. This is not only para lang sa safety ng pasyente, para but safety ng komunidad eh. Kasi kaya naman kumakalat ang virus is because siguro sabihin na natin nagiging pabaya at not being honest. Importante siguro na bawat isa ay maging honest. Kung may simptomas, ay mag-quarantine muna at mag-test. Kasi, to be honest with you, kaya naman kumakalat ang virus eh. Dahil sa mga tao rin. So, yun ang tanging importansya nito, tingin ko. Safety of all and safety of the community. Pagdating naman po sa COVID-19, may impact po ba ang oral health? Kasi I'm sure marami po sa ating mga nasa komunidad, marami po sa ating mga pasyente, matagal na hindi nagpapatingin. I'm sure may marami po sa kanila hanggang ngayon, hindi pa po nagpapatingin sa dentista. How important po ang oral health during this COVID-19 pandemic? And may epekto po ba ang oral health sa COVID-19 mismo? Sa pagkakaalam namin, Doc, sa mga dentista, malaking bagay yung ano eh, yung reinforcement ng oral hygiene. Malaking bagay yan. Lalo na ang oral hygiene kasi is not simply brushing. Meron kang flossing at meron kang ngayon ginagamit na antiseptics o yung mga chemical na pinamumumog para ma-reduce ang microorganism sa bibig. And ang maganda kasi, merong mga studies ngayon na lumalabas na there are antiseptics that inactivate o tinatanggal ang bisa ng COVID-19. Lalo na kung magbumumog ka 1 minuto, paabuti mo hanggang lalamunan, kung ano man ng mga microorganisms doon, mamamatay o matatanggal mechanically pag binura mo. So, I think good oral hygiene measures can help minimize chances or no progression of COVID. Though, wala naman directly related na study, pero directly related na ang antiseptic na ginagamit ng mga dentista ay nakakapatay ng COVID-19 virus. Particularly yung mga oral rinses ng povidone iodine, hydrogen peroxide, yung mga SOP standard na sa mga clinics dapat yan ngayon. As pre-operative rinses bago mo silipin ang bibig ng pasyente. Sir Dr. Juni, in the light of this pandemic, pwede po ba bilang ako isang pasyente na takot magpatingin sa dentista, inapayin niyo po ba na i-delay palalo na magpatingin sa dentista, lalo na kung sakaling mula nung nagsimula ko yung lockdown natin, hindi pa ako nagpatingin ever. Kasi
ang World Health Organization recommendation is at least once or twice a year. Yes. Magpapatingin sa dentista. Yes. So, pwede ko pa po bang i-delay hanggat meron pa pong pandemic or dapat ko na po bang ipatingin? Or at least pa-check up man. Yes. Actually, yun ang magandang ano doon, doc approach. Right? Pa-check up. Not necessarily may gagawin. At least may professional check. Kasi po ang quality of life maapektuhan. Alam naman natin kung makakain tayo through the mouth, it will affect the overall health. Kabuuang kalusugan ng tao pag ang ngipin ay hindi maayos. Karamihan ng mga pasyente na nakikita ko po lately are hindi na nga elective eh. Kasi nga matagal na sila hindi nakakapunta sa dentista. Parang talagang kailangan ng mag-intervene o gumamot. Like infections, pain, periodontal or gum infections. Pag napabayaan kasi yan, Dok, apektado ang, ano, ang individual. Essentially, yung overall improvement ng health eh, hindi ma-achieve kung ang oral health ay compromised o kung baya ay hindi maayos. So, yun po yung masasuggest ko. Kahit malamang magpakonsulta for peace of mind at maayos ang ating oral health. I'm sure po marami sa ating mga kababayan would be kung mayroon na talaga kung masakit or may namamaga, hindi po sila magpapasundumaling magpatingin sa dentista. Pero paano po yung mga kasama po natin na wala naman po nararamdaman? Ano po yung mga bagay na hindi non-urgent, kumbaga, na pwede pang ipang na huwag mo nang ipatingin or pwede kong gawa ng paraan sa bahay? I see. Okay. Siguro sabihin na natin yung mga procedures na pwede mo i-delay. Mm-hmm. Number one dyan, aesthetics. Yung mga gusto magpaganda ng ngipin, magpaputi, ngipin. Yung mga gano'n, no? Total, nakamask naman tayo. Eh. Mm-hmm. Baka pwede muna i-delay. At saka, particularly yung mga prosthetics na para lang maging pantay ang ngipin. Kasi ang braces, kailangan din. Minsan, pag may nakakabit na braces, yon kailangan mo tingnan. Kasi minsan, pag ang wires, tumikwas-tikwas. Mm-hmm. Pero kung magpapalagay ng braces, baka pwede mo muna i-delay. Diba? Okay. Those are situations o mga procedures na baka pwede natin muna palipas hanggat maayos na natin, mabakunahan ng mga tao at maging magandang process ng pag-deliver ng dental care. Yun lang yung mga naiisip ko. Cleaning nga minsan, pwede mo i-delay lalo na kung hindi naman significantly maga ang gilagit. Baka pwede natin i-delay ang cleaning. Yun. Essentially, yung lahat na nagpapaganda. Okay. Diba? Yun ang medyo, baka pwede pa i-delay ng konti. Dr. Juni, paano naman po sa mga kababayan natin na hindi pa kaya or walang kapasidad na magpunta ng personal sa mga klinik? Kasi nabanggit yun po kanina na may teleconsultation na po ang mga dentista. Paano po ginagawa yun and paano po na-offer po yun sa ating mga pasyente? Let's face it, medyo talaga pagtamutang ang pasyente pumunta sa klinika. So, na-experience ko na, actually, ginagawa na rin namin ngayon. Through Viber, nagte-text muna ang pasyente, and then sasabihin natin, ano ba, usually pain. May masakit, usually, dun sila. So, minsan, namamanage natin yung pain by identifying causes, usually kasi cavities. Kung reversible, nagagawa pa natin ang paraan ng probably pain reliever muna tayo until maging comfortable ka na makapunta o lumabas na yung resulta ng test mo bago natin gawin yung procedure, pwedeng ganun. Or, yung iba naman, they just completely, we provide medications online to address the pain, whether if it's an infection, we can also provide prescriptions online para lang magawa yung immediate relief of pain and infection. And then, syempre, kasama ko dyan yung oral hygiene. Kasi minsan, kailangan lang nilang maggamit ng pangbubog, nawawala na yung iniinda nila. So, depende, but it can be done. Yung oral exam, hindi nagagawa. Yung ganito, sir, hindi ko magagawa yan. Pero, minsan, pag may opportunity kaming makakuha ng panorex o panoramic x-ray, at kumpiyansa naman at malapit sa pasyente ang center na kung pwede magpa-x-ray, napapadala rin sa Viber eh. Na-assess namin sa Viber yung x-ray o kaya yung CT scan. Nagagawa rin ng paraan, nare-review. So, na-address yung issue. Diba? Pwede rin naman. But of course, limited din na kung talagang baka kailangan mag-intervene
doon talaga obligado tayo pumunta sa opisina at tignan ng pasyente. Magiti po, Dr. Juni, regarding the importance of oral hygiene. So may mga tanong po kasi ako na I'm sure marami po sa ating mga pasyente gustong tanong regarding oral hygiene. Number one po dito, toothbrushing. Kailan po ba dapat mag-toothbrush? Pagkatapos po bang kumain? Lagi po every time na basta ko kumain, toothbrush ko kagad. Ganun po ba dapat? Gano'n po katagal? Yes. Maraming studies ngayon, ha? Because pagkakain daw, ang acidity sa bibig, nagiging acidic ang bibig. Mm-hmm. They say if you try to brush, then you're causing more damage. Ako, I advise ang pasyente na definitely, after you eat, water. Number one, water. Delayin ka ng 30 minutes, tapos water, para ma-reduce yung acidity kung ano man ang meron sa bibig. After the 30 minutes, brush. Of course, sorry, bago ka mag-brush, ako, study ko kasi floss muna. I believe in floss. Ah, okay. Oh, floss muna. Alisin ko muna yung mga tinga-tinga, di ba? And then, mas maganda, marireach ng paste na may fluoride yung ibang surfaces at pagitan ng paste. So, ako kasi I floss every after eating. Kasi okay. Hindi mo may iwasan, food gets stuck. Tumisingit ang pagkain eh. Eh minsan, pag na hindi yun naalis ng toothbrush na, kailangan talaga i-floss. So, floss, after 30 minutes, floss, then brush. And then yung antiseptic rinses, Doc, pinapractice ko yan. Apo yung at mga least, gargle. Oh, yung pangmumog. At least once a day, at the end of the day, before going to bed, that will be a good practice. Lalo na kung gagamit ka ng diluted na any over-the-counter, for me, any over-the-counter products. I'll tell you a secret, peroxides, may whitening effect siya. May ibang pasyente, pag gagawin sila, lalo na kung may toothache at may mga gum abscesses, minsan pinapagano namin for short course, one week lang, isang linggo. Matutuwa yung patient, look, parang pumuti yung ito kasi natatanggal yung stains, external stains, extra. But anyway, yun ang sinasuggest namin. Pero kung wala ka namang disease, you don't need the antiseptics. To be honest with you, hindi kailangan. Pag, maintenance lang, flossing and brushing will be good enough for me. Yung once a day po na gargle is more than okay. Yes. When it comes to antiseptics. Yun. Paano po yung mga alcohol-based? They say it is already studied na it will not cause harm. They say, kasi bago naman ilabas sa market yan, ganon. Pero siguro ako, kung hindi naman kailangan, let's say walang infection, wala naman problem, meaning hindi naman namamaga ang gums, sige, huwag ka muna mag-rinse, di ba? Kasi it will alter the oral flora naman. Yung natural na may microbyo sa bibig, pag inaraw-araw mo yan, baka naman ma-alter or magkagulo at magkaroon ng tinatawag ng opportunistic infection. Yung mga, lalo na sa mga compromised na tao. Yung mga tinatawag nilang mga A2 o A3 na tao. So, yun. Hindi ko siya i-require na mandatory, pero mas maganda talaga, magkonsulta. Kasi individualized yan, sir. Depende sa anong meron sa atin, bawat isa. Dr. Juni, para po sa mga pasyenteng gusto po magpakonsulta sa ating dental consultant sa De La Salle University Medical Center, paano po sila makakapag-set na appointment? Definitely, tatawag tayo. Call first. Mahirap na yung walk-in. No? Mas maganda tumawag, siguro sa trunk line ng MAC. Very ano naman sila, accessible yung MAC at nagbibigay ng numbers sa mga klinika sa ating mga kasamahan sa dentistry. Doon muna magsisimula. Safer kasi po yung ganong approach, may appointment bago pumunta. That would be the best approach. Pero kung hindi maiwasan at talagang, kasi meron tayong mga pasyente nando doon na, nakita lang na may klinika, ang dentista, sisingit na kung pwede. Yeah. Bigla po magpapatingin, ay masakit nga pala ngiti. Oo, bigla naisip nila. Nangyayari po yun. Sometimes we can accommodate, pero you have to understand, minsan nahuhuli sila kasi may schedule na eh. Naka-plantilya na po yung araw na yun. Kaya i-advise ko talaga mas maganda tumawag for an appointment. Okay. Sa ating po mga nanonood ng MedChat, gusto ko lang po ipaalala at aking pong pinapayo na pumunta po sa De La Salle University Medical Center, Find Your Doctor webpage,
for clinic schedules and contact information. For this episode, we would like to thank Dr. Junie Maglutac sa napaka-informative na talakayan natin ngayong araw. Maraming maraming salamat po, Dr. Junie. Salamat po at sana may nabahagi ako na mapapakinabangan natin. Bago po tayo magtapos, Dr. Junie, meron po kayong huling mga payo sa ating mga pasyente when it comes to oral health and sa pagpapatingin po sa dentista ngayong pandemya. Siguro po ang pinakamagandang mensahe dito kailangan maintindihan ng bawat isa sa atin na ang oral health ay kaagibat ng overall health. Ang iyong kalusugan ay hindi magiging mabuti kung masama ang bibig at hindi healthy ang bibig. Ang pandemya na nangyayari ay napaghandaan. Ang mga dentista ay prepared at sinisigurado ang safety ng bawat isa. So, consider nyo magpakonsulta at tumawag at bumisita kung kinakailangan. Kasi ang pandemya talaga, we should not stop our lives, but rather we should cope with the pandemic. Paano natin malalabanan ito at mabubuhay to it? At mahirap kasi magkasakit sa uli. Mahirap mo. Yun lang po, sir. Thank you so much, Dr. Junie Maglutac. At sa ating mga manunood, marami pong salamat sa pagpanood sa episode ng ating MedChat. Maaari nyo rin po i-like and follow ang aming official Facebook page at DLSUMC official or ang aming website at www.dlshsi.edu.ph/DLSUMC or ang aming DLSUMC YouTube channel. Para po sa karagdag advisories and updates on DLSUMC services at para muling mapanood ang mga episodes sa MedChat. Ako po si Dr. Patrick Joseph Pardo, ang inyong host for today's MedChat. Maraming salamat. Stay safe. God bless. At please, huwag pong kalimutan magsuot ng mask at face shield, mag-practice ng frequent hand hygiene, and practice social distancing. We care about you, so please care for yourself. Stay safe. Goodbye.